What's up, guys? Welcome back to another episode of Earflicks, a channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, at syempre practical application ng mga habilitation and rehabilitation techniques na makatulong sa inyong makadinig uli para maintindihan palalo kung anong nangyayari sa inyong mga tenga. Para doon sa mga bago sa channel to, my name is Sir Eros, sound clinical audiologist and as well as hearing loss educator na based here sa Singapore. Kaya natin ginagawa ang Earflicks is to create a community of hearing awareness advocates sa bansang Pilipinas. Kaya kung ready na kayong maging advocate, please hit that subscribe button and notification bell and let's begin our show. Ang topic natin for today is basically what we call deafness, na kung saan yung isang tenga lang ang nabingi. Ito yung tinatawag natin single-sided deafness. Kaya ito yung topic natin for today. Kasi napansin ko in the past 4 days na, or 3 days lang pala, since Monday, parami na naman yung nakikita ko mga pasyente na merong single-sided deafness. So, napaka-timely lang dahil kasi over the past few weeks, meron tayong test battery na dinagdag sa ating portfolio na kung saan for sure makakatulong ito sa pag-diagnose at pag-convince sa tao na or sa pasyente na kung sakaling meron silang single-sided deafness, meron tayong mga iba't ibang mga diagnostic features na pwede natin gamitin para sa kanilang hearing needs. Okay? So, ano ba yung typical reason kung bakit tayo nagkakaroon ng single-sided deafness? So, maraming reason kung bakit. Pero ang primary na nakikita nating trend is yung mga pasyente ay pagkagising sa umaga, marirealize na lang nila na mas mapakaramdam nila, hilong-hilo sila, suka sila na suka, then eventually malalaman nila na bingi na pala yung isang tenga nila. Okay? So, kadalasan, pagdating sa mga ganitong mga sitwasyon, ang una nating ginagawa is, of course, kailangan muna natin silang i-refer sa isang ENT. Bakit sa isang ENT? Kasi most of the time, yung symptoms na yon, yung pagkagising sa umaga, na bingi, na hilo, correlated siya dun sa kadalasang nakikita nila, which is yung mga na virus, yung kanilang 8th nerve. Okay? Tama nga ba 8th nerve? 8 colima. O, 8th nerve. Yung cochleo-vestibular nerve natin na siyang responsable sa ating pandinig at sa ating sense ng balance. Okay? So, usual protocol is pag pinadalan siya sa kanilang ENT, ang gagawin naman natin ngayon is, or yung mga ENT ang gagawin nila is mag-re-reseta sila ng mga antivirus or antiviral drugs. Okay? Hopefully, during the cycle of treatment, bumalik yung kanilang pandinig. Ang problema lang sa ganitong protocol is madalas dahil nga lalo na sa Pilipinas medyo matiisin tayo, wala tayong gagawin in regards with our single-sided deafness. Kumbaga ang gagawin na lang natin is sige, baka ano lang yan, panandalian lang yan. Pero sa ibang bansa kasi medyo emergency case siya. Okay? So within 24 hours kailangan mong bumisita agad sa doktor para ma-prevent yung further damage nung virus na yon. Now, in case na hindi kayo responsive sa gamutan, ano na yung mga magiging next step? Okay. Kasi most of the time, pag na-virus yung ating auditory nerve, ang magiging siste is, or ang magiging tawag dun sa case na yon is single-sided deafness or unilateral sensory neural hearing loss. So, kung mapapansin nyo sa luma nating mga video, pag sinabi nating sensory neural hearing loss, yung damage na is yung nerve. So, irreversible na siya. Now, ano ba yung mga pwede natin gawin pag irreversible na yung ating hearing loss? So, ang ating intervention kadalasan is, of course, kung meron pang mga, kung ang degree of loss ay nasa severe pa, o pwede pa natin siyang ma-amplify ng hearing aids. Now, most of the time, pag na-infect yung ating nerve, nasa severe to profound hearing loss na siya,
kadalasan yung hearing aid or yung mga high-powered hearing aid, hindi siya enough. Okay? Ano pa ba yung pwede nating intervention pagdating sa ganun? Pwede tayong gumamit ng tinatawag nating cross. Yung cross, ang tawag sa kanya, or pag binuo natin yung abbreviation na yon, yung cross is contralateral routing of signal. So, mangyayari, for example, dito sa demonstration na to, ito yung aking left ear, ito yung aking right ear. Let's say, for example, itong right ear ko nabingi. Okay, nabingi siya. Nagkaroon ako ng SSD or single-sided deafness. Susutan ngayon to na tinatawag nating transmitter. At sa kabila naman ay hearing aid na merong receiver. So, mangyayari is yung microphone ng transmitter, lahat ng tunog na gagaling dito sa binging side, ililipat niya ngayon dun sa hearing side through wireless connectivity o yung mga sinaunang panahon, wired siya, para marinig mo yung tunog na nanggagaling sa right. Okay? Ang challenge lang pagdating dito is, of course, makakarinig ka kagad dahil nireroute yung tunog sa kabilang tenga, di ba? Ang problema dito is hindi natin nabibigyan yung ating brain, okay? Hindi yung ating pandinig, yung ating brain, na chance na balansehin yung dalawang tunog. Ano ba yung purpose? Pag binalansin natin yung tunog, ano ba yung significant nun? Significance nun, pag binigyan natin yung opportunity natin, opportunity yung brain na gawin yun, ang tendency is makakarinig tayo better in noisy situation, makakapag-localize tayo ng tama. Kumbaga, kung ang tunog nagagaling sa kaliwa, view tayo sa kaliwa, kung sa kanan, and so on and so forth. And of course, yung tinatawag nating head shadow effect. Yung head shadow effect, lumalabas yung pagiging kapangpangan ko, head shadow effect is parang pag nakaharang tayong ganun, okay, kung may sound na naman gagaling dito, hindi masyadong natatakpan yung ating tenga, okay? Yun yung head shadow effect. Kumbaga yung bungo natin, minsan nakaharang doon sa better hearing ear. Dahil nga, bukas na to, so mape-perceive na natin yung sound. Now, in case na hindi nyo trip yung cross o yung hearing aid, meron pa tayo iba pang option. Ito yung tinatawag nating mga bone conduction devices or yung bone conduction implant. Okay. Ano naman to? So, yung bone conduction devices or bone conduction implant, gumagamit tayo ng vibration. Okay, so gagawin niya, umuuga yun, may sound na manggagaling sa deaf side, umuuga yung device na yun. Dahil nga yung ating cochlea ay naka-encase sa ating bungo, therefore makakarinig yung ating kabilang tenga. Okay, so para na rin siyang cross, pero yung manner of rerouting ng signal is via bone. Okay, so yun, parang bone conduction, cross siya, parang ganun yung dating. Now, yung huling-huli sa lahat, is yung pinaka-apical o yung pinaka-last intervention pagdating sa mga ganitong sistiyan is yung tinatawag nating cochlear implant. Okay? So, siguro, ngayon alam nyo na na si Sir Eros nyo cochlear implant guy o ang hilig talaga natin gawin is mag-implant ng cochlear implant, mag-implant ng cochlear devices. Okay? Ang kinaganda kasi ng cochlear implant is independent yung deaf side dun sa better hearing ear. Ano pa ang ma-unlock natin pag nakabitan tayo ng cochlear implant? Of course, mabibigyan natin yung brain ng chance na balansehin yung dalawang side. Makakapag-localize tayo ng tama. Matatanggal natin yung head shadow effect. At syempre, to hear better in noisy situation. Okay? I hope you learned something new today. This is again Sir Eros saying we will make the disabled able. Paano natin gagawin yon? By hitting that subscribe button and notification bell. And hope to see you in our next video. Okay. Again, kung mapapanood nyo yung ating link sa taas, okay, nandyan yung ating lumang ginamit natin hanggang ngayon, yung luma nating camera, to emphasize na if you take care of your device well, it will serve you more enjoyable time na makadinig using your hearing aids. At in all aspect of life, di ba? Kumbaga parang kung palagi nyong inaayos yung sarili nyo, you know, tatagal lahat.
pandinig nyo. Kung hindi nyo pinapabayaan, tatagal yan. Okay? That's all for today. I hope to see you soon. Until then, bye!